friends, welcome back to my channel. My name is Jess Will, and if you're new to my channel, please subscribe and hit the bell button so that you'll be notified every time na meron akong bagong video like this. Okay, so guys, today is New Year, and ayan, medyo nag full pack makeup ako. Ayan. So I have my falsies with me. Okay, so na-try ko na tong dalawang product na to. And gusto ko lang malaman niyo yung thoughts ko about these two items. And para makita niyo din talaga bago kayo bumili, kung worth it ba talaga siya, kung effective ba talaga siya. So, ayun. And review natin is itong Nivea Micelle Air. Yung Garnier Micellar Cleansing Water. So, yan. August na siya. So, as you can see, bumili na ako ng Nivea para na-try out natin itong dalawa. Okay. So, ayan. So, ayan. Nagsusot muna ako ng aking turban. Okay, so ayan. So, dito sa side na to, which is sa left ko, gagamitin natin tong Garnier. And sa right side ko is itong Nivea. Okay. So, gamit lang ako ng cotton ball. So, unahin natin itong si Garnier. And nga pala, bago natin simulan, sabi dito, micellar cleansing water for oily acne prone skin, which is perfect for me. And removes makeup, cleanses, mattifies, no rinse off. Pwede ito sa face, eyes, lips, and no perfume. Okay. And sabi ko sa likod, new first all-in-one micellar cleansing water that purifies and removes makeup in one gesture for combination and oily skin and rich with micelles. It captures and lifts away residue from face, eyes, and lips like a magnet. No need to rub to get rid of oil sebum, impurities, and makeup. So on and so forth. So, ito naman siya. So, nabili ko pala ito sa Landmark for 149 pesos. Okay. So, bago pala natin tanggalin, tanggalin natin ang ating falsies. Tanggalin ko siya. Tanggalin natin siya doon. Unahin natin yung foundation. So, ayan. So, nakuha naman siya. Actually, wala siyang amoy. Wala siyang amoy, guys. So, no perfume talaga siya. So, tanggalin na natin yung aking eyeshadow. So, natanggal na din niya. Paano naman yung mascara. So, pero kailangan niya lang ulit-ulitin. Tulad nito, hindi naman talaga siya lahat natatanggal agad-agad. So, pwede nyo pang balik-balik na rin itong
cotton ball. Okay, so natanggal na natin yung mascara ko. So, kita nyo ba yung difference? So, ito yung may makeup pa din. Yan. Kita nyo na yung mga breakouts ko. Yung mga sumpa ko. So, tanggalin na natin yung aking kilay. Tanggal ko na yung makeup ko dito sa aking left side ng face. So, proceed na tayo dito. Gagamitin na natin yung Nivea. So, let's talk about Nivea Micellar Skin Break Acne Clear 0% Alcohol in 1 Hair and Cleanser. Deeply removes dirt, oil, and even waterproof makeup for clear, soft, and smooth skin. Okay. So, ayan. So, meron din siyang description sa tupod. And 125ml din sila. So, pares lang sila, guys. So, 125ml. And 125 ml. Start ulit ng dito sa aking foundation. Tanggal ko na yung eyeshadow ko dito. And mga sumasama na rin na mascara sa cotton ball. Ayan, tanggal na niya. Kita nyo na rin ulit yung mga sumpa ko sa mukha. So, next naman ay yung aking kilay. Okay. So, ayan guys. Natanggal ko na lahat sa aking face. Okay. So, ayan. Ito yung kinalabasan. Itong Nivea, parang may amoy din. May amoy siya ng konti. Hindi naman matapang. Pero since they claim 0% alcohol, I don't know what they smell. So, kung ano yung, hindi ko alam kung ano yung amoy niya. Pero meron siyang amoy. Unlike Garnier, na parang very ano lang siya. Parang wala siyang amoy. So, ayan, natanggal naman nila parehas ang aking makeup, guys. And nakita nyo naman, lumabas lahat ng sumpa sa mukha. Nakita nyo. Wala akong masasabing pinagkaiba nilang dalawa. Since they doing their job to remove, you know, makeup, waterproof makeup. And ang difference lang nila is syempre yung packaging and yung price. This one costs 149 pesos and this one costs 99 pesos. So, makakasave ka ng more or less 50 pesos for a makeup remover kung ito yung gagamitin mo. At kung hindi mo pa natutry ito. So, masabi ko na kung gusto mo lang din bumili ng mura and same lang yung ginagawa na, nagtatanggal lang din siya ng makeup. Ito, okay din po. Eh, since bago to dumating, everyone is raving for this. Everyone is using this. So, syempre, pag nahiyang ka na dito, magdadalang isip ka na mag-switch dito. Kasi nga, parang even though may difference naman sila sa price, eh, kung okay ka na dito, kung satisfied ka na dito, ba't ka pa masiswitch sa ibang product? But, kung hindi nyo pa ito nagagamit, and gusto nyo itry ito, mas ma-refer ko na
income, gamitin nyo na lang din to kung doon kayo sa budget na, budgeted na cleanser. But if you want to try both, why not, diba? So, you can see the difference din kung meron man sa pagkaka-experience ninyo. Okay, so, ayan, so, yun lang, and, ayan. So, right now, I'm going to stick with this muna since ito na yung bago kong nabili, and, ayan. Yun lang, and let me know kung ano din ang thoughts nyo, kung anong thoughts nyo dito sa dalawang products, and, yun, and if any suggestions for reviews, please comment down below. Okay, so that's it for today, guys. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye!